pagkakawalan mo na si Kiana sa kanyang obligasyon sa'yo, hindi na siya magdadala ng lalaki. Pangalawang kondisyon, walang sino man sa kaibigan ko o kamag-anak ko ang sasaktan mo o gagalawin mo. Pangatlo, wala kang pakikialaman ni isang Serena kahit sino sa kanila. Ano pa naman tatlong kondisyon yan? Ano? Kaya ako, pitama mo na ako! Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pinagtanggol kita kay Victoria! Kahit na! Pinagtangkaan mo ang buhay ng tatay ko! Esther, hanggang kusal ka na. Sige, salamat, Pilar. Mauna na kayo. Gusto ko lang na masigurong nasa maayos si Marina. Nakausap ko nga si Attorney Corrales eh. Hindi pa nga daw bumabalik si Marina eh. Huh? Eh, pero huwag ka mag-alala. Sigurado ako na sisiguro ko na pagbalik mo sa iyo agad ng papakita. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sa wakas, malaya na rin ako kay Dugan. Walang anuman yun, Kiana. Ginawa ko lang naman kung ano yung tama eh. Mag-iingat ka, Marina, ha? Alam ko, natalo man natin siguro ngayon. Mag-iiganti yun eh. Hindi malayo. Hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nasa atin ang batong malahi, hindi niya tayo magagalaw. Mabuti na lang, trisoli na natin kay Nanay Isda bago pa siya magising. Hindi ko kailangan ng gayuma. Kung mamalino ako ng isang tao, gusto ko totoong pagmamahal. Hindi yung kinaawaan lang nila ako o napipilitan lang. O dahil ginamitan ko sila ng kapangyarihan. Ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa akin, ha? Magpasalamat ka na nag-aabala ako para sa kapakanan mo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Itong tandaan mo, Luna, anak lang kita. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa akin. At kung ako ikaw, titigilan ko ng pagdidikit mo dyan sa mga tao sa resort. Lalo na kay Marina. Layuan mo na sila kung ayaw mo magkalat ng malas. Nak! Marina. Ma? Are you okay? Okay lang. Ba't ngayon lang kayo dumating? Ano ba nangyari? Teka, papagahanda kita. Coffee, like? Ma, hindi. Okay lang ako. Marina, Sheila, ano ba nangyari? Ma, alam kong magagalit ka at hindi mo magugustuhan yung sasabihin ko sa'yo. Pero, Ma, kailangan kunin na natin ang daddy. Sige, pag-iisipan ko. Good morning. Kung naistorbo ko kayo, ito lang ang pool. Isabel!
Anak, oh, bakit nandito ka? Nag-iisa ka. Nasaan si Carlitos? Wala po, may nasa kanila. Pakiano yun doon, anak? Sige po. Ganun ba? Oh, ayan si Leon, no? Ipasyal mo nga, anak. Bakit hindi mo siya samahan? Magpasyal kayo dyan. Ayoko nga, ma. Sungit-sungit kaya niyan. Sabi? Ako, napakasuplado pa. Ano ka ba naman? Iha, alam mo, ganyan lang talaga mga lalaki. Lalo na't pagbago sila sa isang lugar. Bakit hindi mo siya kaibiganin? At bigyan siya ng pagkakataon. Hmm? Emma, suplado nga eh. Sabel talaga. Hindi ko na... Rafael, parang hindi ko nakikita si Quintin. Ba't may ginagawa na naman bang experiment yun o ano ba? Hindi po, tita. Bumalik siya ng Manila. Pero may nasikaso lang daw siya. Ah, so bakit tapos na ba yung experiment, yung research niya? Hindi pa po, may hinahanap siya sa Manila. Pero knowing Quintin, alam mo naman yun, halos kakambal niya yung dagat, babalik rin yung kagat. Ay nako, tama nga talaga yung kanyang pagiging marine biologist. Tita, I hope you don't mind. Yeah? Bakit? Ano yun na pa yan? Kanina, I couldn't help but overhear your conversation with Attorney Corrales and Marina. She's saying something. Something about her daddy. Sino ba tong daddy yung tinutukoy niya? Anong kailangan niyong kunin? Yung daddy niya kasi, ito yung daddy niya sa States, di ba? Parang balak yatang magbakasyon with her. Pero bakit niya pinagpapaalam sa inyo? Bakit pati kayo? She could have said kailangan niyang kunin. Pero ang sabi niya kailangan niyang kunin, actually the word she used was natin. And what is it to you? Umahanap niya kayo yung daddy niya. Unless of course, kamag-anak mo yung daddy niya. A brother, a cousin, or a husband. Tita, I'm sorry but I have to ask. Si Marina, siya ba talaga si Christina? Rafael, parang nahihilo ako. Tita? Tita Esther? Tita Esther? Tita? 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 Rinig uli kita kaninang madaling araw. Nagsisigaw ka na naman para kang kinakatay. Narinig mo pala ako. Bakit hindi ka lumabas? Eh, pinuyat mo nga ako. Uulit ka pa. Ano bang problema? Ano bang nangyayari? Wala. Hindi pala kasi, hindi ako makakaasa ng tulong sa mga sirena. Kaya tulungan mo na ako, bigyan mo na ako ng alalay, ng lalaki. Dugong naman. Para namang hindi mo alam. Hindi naman ako basta-basta pwede kumuha ng lalaki dito. Ang alam ng mga tao dito, kakampi ako. Diyosa nila ako. Ikaw lang malayang makakagawa nun. Eh, napurong nata nga mga dinidinig ko! Pagbabaro na yan, tulungan mo naman ako. Kung pwede, yung maraming lalaki, maraming alalay. Kasi yung mga lalaki yan, kailangan ko yan. Hindi ko lang gagawin yung pagkain ng alalay. Kailangan ko yung magtatanggol sa akin. Tutulungan mo ba ako o hindi? Nag-usap na ho kami ng mami. Dahil alam ko naman malabong magkabalikan pa kayo ng mami. Pero pinakikiusapan ko pa rin siya. Ang gusto ko sana dun ka muna tumira sa akin. Hindi ko kasi kayang nakikita kayo ng ganyan dati. Gusto ko kayong maalagaan, makasama, matulungan. Dad, tatandaan niyo ba ako?
ganda! Halos bago pa! Ang ganda, di ba? Ay! Ang ganda naman ng babaeng to! Ang ganda ng buhok, diretsyong-diretsyo. Siguro nakapangasawa ka ng mayaman, ano? Alin mo, Lorelai? Ay! Kilala mo ako? Ako si Lorelai! Ay, kilala kita! Nakita na kita eh! Diba ikaw yung sirena? Hala! Nakakatayo ka! Paano ka nagkapaa? Alam ko na, huhulaan ko. Siguro, humika ng paa kay Dugong, no? Tamo, kilala ko na. Alam mo, Lorelai, huwag mo sasabihin kahit kanino, ha? Sikreto lang natin, ha? Sikreto, oo. Ako pa! Ang husay-husay ko magtago ng sikreto, ano naman ang mapapala ko? May pagsasabi ko yan, di ba? Oh, kumain na tayo! Ayan, ang daming pagkain, oh! Sige, pag-ibig, kain ka lang ng kain! How is she? Ibinalita lang sa akin ni Randolph at ni Ronald. She's fine. Nahila lang siya. Yaya Pilar, ito yung mga gamot ni Tita Esther. Bili mo na yan sa butika. Taga saan nila yung mga gamot? Para sa konting hilo? Miss Corrales, yun ang mga dati niyang gamot. And those are perfectly safe for her. But you said dating gamot para sa dating sakit. So, magaling na siya. I don't mean to intrude, Dr. Sandico. Pero binilin sa akin ni Marina si Tita Esther. I practically managed the whole household, the whole resort. Pero ako ang doktor. You're the lawyer. I know what's best for my patient. That is kung may sakit pa siya. And as the lawyer at kaibigan ng pamilya, I also know what's best for Tita Esther. Siguro nga. Alam ko may mga bagay to kung kay Tita Esther hindi ko nalalaman. Pero alam mo, in spite of the fact, kailan lang kayo nagkakilala. But I agree with you. Siguro nga gumagaling na siya. Siguro magaling na si Tita Esther. But as her doctor, alam ko mangyayari lang yun kapag bumalik ng nawawala niyang anak. Now, Attorney Corrales, tell me. Bumalik na bang nawawalang anak ni Tita Esther? Is she around here somewhere? Naku, halika na, miss. Kumain ka ng kamatis, pampaganda ng kutis. Aling Lorelai, Tay. Luna? Marina? Hoy, Luna! Aling Lorelai, naalala niyo na yung pangalan ko. Oo naman, Luna. Ay, ay talaga akong pagkain. Ayan, salamat. Marina, kanina ka pa? Medyo, nagbabakasakali kasi ako na nadarating ka eh. Mabuti na lang dumating ka. May pupuntahan kasi ako eh. Eh, naisip kong dumaan, nagdala ako ng konting pagkain. Kumain ka na! Ako talaga, naku. Salamat, ha? Wala naman yun. Uy! Luna! Siya nga pala! Naku, buti ko lang makalimutan. May sasabihin ako sa'yo yung sikreto. Sikreto, ho? Oo, sikreto! Kasi kanina meron dito pumuntang babae. Bisita namin. Ang ganda-ganda, ang haba ng buhok, ang ganda ng bag. May sikreto kami, sasabihin ko sa'yo. Ano nga ho yung sikreto nyo? Pero teka muna, alam mo ba yung babae yun? Kung ano siya at kung sino siya? Ano ho? Eh, sino ang babae yan? Ano ho yung Aling Lorelai? Ano nga ba yun? Basta yung babae, bumisita dito, tapos ang ganda, tapos ano siya eh, yung parang... Ano ho? Parang ikaw! At saka, eto, parang siya! At saka parang ako, tayong tatlo, babae, ang gaganda natin eh! Diba? Saksakan tayo ng ganda! Aling Lorelai talaga, puro kayo kalokohan. Mahaba lang naman ang buhok ninyo, pero parang pantay-pantay lang naman tayo dito. Aling Lorelai, kumain na ho kayo. Oo nga, matindi tayo kumakain. Ay, kumain ka na. Halika, kumain ka na. Ay, nagdala nitong isda eh. Ako ho nagdala niyan, Aling Lorelai. Kayo naman, no? Hindi nga. Ako ho nagdala niyan. O, kainin mo, dala mo pala eh. Makakalimutin siya, no? Oo. Leon? Leon. Ano ba itong kalat-kalat? Leon? Saan kaya eh? Pang-pango. Saan kaya itong mga to?
Oh! Ano yung nagawa mo dito? Leon, nakakalat. Pakilamera? Nakakalat kasi... Get out! Now! Lena. Mag-isa ka? Hindi. Nandiyan si Ronald. Kasama yung mga participant niya. May kailangan ka sa kanya? Ano lang siya? Hindi. Wala akong kailangan sa kanya. Ikaw sa dyan ako. Makikipagkwentuhan sana ako eh. Sorry ha. Busy kasi ako eh. Girls! Ala. Boys! Saan ka tayo? Ready na? Ituturo ko sa inyo. Basic lang to ha. Tara na! Tara na! Hello! I'm sorry. Hindi ko alam kung nakatulong ako o hindi. Pero mas minabuti ko nang hindi sagutin yung mga tanong niya. Eh ako nga kinailangan pang magkunwaring nahihilo para lang makaiwas sa mga tinatanong ni Rafael sa akin eh. Bakit ba? Ano bang pakialam niya? Ba't ayaw niya tayong tigilan? Di alam mo anak, siguro naman maganda yung intensyon ng tao. Kaya lang tayo nga lang nakakaduda talaga ang mga pinagkikilos. Kahit na, maski na naman ako si Christina o hindi talaga, wala na siyang pakialam dun, di ba? Eh, pwede kayo makasabat. Ano kaya kung sabihin na lang natin kay Rafael ang totoo na ikaw si Christina? Bro! Oh, akala ko ba sa makalawa ko mababalik? Eh, alam mo naman ako, mabilis akong magtrabaho. So, nakumula yung mga files ko kay Marina Aguas? Mas maganda pa! Teka muna! Teka muna, Quintin, huwag ka na magpahabol. Ano ba? Files at recorded sessions ng Daddy at ng Tita Esther. Set na walang ka ng anak. Paano nangyari to? Binigay ko po sa dagat ang anak ko. Binigay ko po sa dagat ang anak ko. Manang sa'yo.